At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Sapatos ni Cinderella, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Nandito na naman ang inyong Lola Sela para maibahagi ang isang kwento na naman na alam kong kagigiliwan ninyo, mga apo. Kaya dyan lang kayo at pakinggan ang ikukwento ng inyong Lola Sela. Nakakita na ba kayo ng ganitong pato kung lumakad? Pato! Abulin ko! Abulin natin! Hoy! Magtigil nga kayo ang ingay-ingay nyo! Mga bata ka, masyado kayo maingay eh! Kasi, ganyan ka kasi! Wala kang kausap, no? Yung pato! Ano yung naririnig ko na tawanan at ingay ninyo, ha? Ano? Ay! Kasi naman po sila eh. Imbis na magtatrabaho sila kung ano-ano ang ginagawa nila. Nag-iisturbo pa ng magtatrabaho mo yan. Tuloy, naisturbo kami. Tingnan niyo po ang paris ng sapatos na nadudamihan, o. Oh. Gusto niyo na ipasok ko kayo sa bodega, ha? Kayong dalawang kuting dito, ha? Gusto niyo? Ay, ayaw po namin. Sorry po. Nagbibiruan lang po kami. Sige, tuloy na po ang trabaho. Tina, para hindi kayo maganda mag-alit si madam. Ay, ikaw, kinakausap ba kita at sumasabat ka? Makinig kayo, ah. Sa oras ng trabaho, ayokong nagkikwentuhan kayo. Ayoko din kayo na naghaharutan. Naintindihan nyo? Alam nyo ba kung anong ginagawa ko sa mga tatamad-tamad? Ha? 50. Diana, sabihin mo sa kanila. Dali! Sabihin mo! Opo. Ay, ma'am. Kayo naman po eh. Ang lakas-lakas ng... Roll number 75! Oh. Ibibitin ng patiwarik at ikukulong sa bodega! Sino? Tama po ba, madam? Oh. Correct! Narinig din yun? Yun ang gagawin ko sa mga tamad na trabahador! Ay, opo, ma'am. Opo. Klaro ba sa inyo? Kaya huwag kayong gagawa ng hindi maganda dito sa aking pabrika, ha? Para hindi ko kayo ikukulong at isasabit ng patiwarik. Naintindihan nyo? Opo, ma'am. Ako. Anong nangyari sa iyo? Nakapilog kasi ako eh. Hindi ko nakita kasi madilim. Naku, sayang ang pagkain. Natapon. Gutom na gutom pa naman ako. Hindi bale, pwede pa naman yan. Sige, kunin mo na. Naku, hindi na yan pwede. Marumi na yan. Okay lang. Titiisin ko na lang ang gutom. Ito, kumain ka na. May tira pa naman dito eh. Itong kainin mo para maibsan ang gutom mo. Salamat ba, Ate Cindy. At sandali lang at lilinisin ko itong kalat na natapon na pagkain. Ay, nako. Kumain ka na. Ako na maglilinis dyan. Nakakaya naman kay Ate Cindy. Pero salamat, Ate, ha. Nagugutom na talaga ako eh. Sige, kain na tayo! Kain na! Yeah, madaming pagkain! Yeah. Oh.
lamang ingay yan, ha? Ang ingay-ingay! Anong sinisigaw-sigaw mo dyan, ha? May palaka po. Ano? Paano nagkaroon ng palaka dito? Mukha pong sinadya na may nilagay sa may silid ko eh. At may naglagay po talaga dito. At sino naman ang naglagay niyan? Yang palaka sa higaan mo? Sige nga, sino? Ito, itong babaeng ito. Alam ko, siya lang ang may kayang gawin ito. Nalagyan ng palaka ang kama ko. Siya ang naglagay. Ho! Hindi po! Hindi ko po yung magagawa! Hindi po ako! Hindi ko po rin alam eh. Pag walang aamin sa inyo, ha? Sige, ikukulong ko kayo doon sa bodega. Ngayon, magbibilang ako hanggang tatlo. Kung wala pang aamin, ha? Kayong lahat, ikukulong ko doon sa bodega. Oh, ano? Walang aamin? Hindi kayo inom. Walang pagkain. Isa. Dalawa. Tatlo. Ako po. Oh, ikaw pala ha. Ngayon, wala kang pagkain. At ikukulong kita doon sa bodega. Naintindihan mo? Alam kong gutom ka, kaya may tinira akong pagkain para sa'yo. Alam ko na nagugutom ka, kasi kinulong ka ng biyanang na yun eh. Samang nino na yun. Yung dambuhalang biyana na yun. Ang sama-sama ng ugali niya. Oh, ito, kainin mo na. Okay lang yun, at saka may tubig naman eh. Eh, kami ang dahilan, kaya ka naparusahan ni Ate Cindy. Alam ko naman na isa sa inyo ang gumawa nun eh. Pero siyempre, wala nang mapapagalitan kaya inako ko na lang ang kasalanan nyo. Ate Cindy, sorry sa ginawa namin sa'yo. Kami ang may kasalanan. Sige. Wag nyo nang ulitin yun ha. Masama yun. Tingnan mo. Pare-pareho tayong napagalitan ni Madam Burangot. Nakapagsinong ng ating pa ako. At humingi na lang tayo kay Jesus ng tawad, ha? Eh, si Nini ang salbahe. Salbahe? Siya ang dapat nilalagay sa bodega. Sana magdasal. Magsorry siya, di ba? Oo mo! Salbahe niya! Kahit maliit lang, sinusumbong niya sa Bruhilda na yun! Ay, alam niyo, ipagdasal din natin siya. Alam mo, Ate Cindy, alam mo kung bakit asar si Nini sa atin? Kasi mas maganda tayo sa kanya. Mukha niya kasi parang ginudngod sa langka. Parang sinapalpa ng sapatos. Sinabi mo pa! Parang ginudngod sa ebak ng kabayo! Hoy, ano ba yun? Huwag kayong ganyan. Masama yan, di ba? Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano ang sinasabi ninyong dalawa. Oy, ano na naman ang ginagawa nyo dyan, ha? Nagmamarites na naman kayo, ano? Cindy, nga pala, punta ka daw kay Madam at may sasabihin sa'yo. Tsaka may liligpit ka dun sa opisina. Tapos, ibigay mo itong listahan. Oh, ito rin, oh, para may deliver mo din itong mga nagawa natin. At tsaka, bumili ka daw ng sinulid pala. Oo, sige. Bilisan mo na! Huwag ka lang kukupad-kupad! Parang pagong ka naman eh! Ayaw ni Madam nang makupad! Oo, sige na! Huwag ka nang mag-alala, gagawin ko. Thank you.
Bata, bakit kumiiyak? Anong nangyari sa'yo? Nakaapak po ako sinang kawit. Natapilok po ako. Sakit-sakit po. Ay, naku, kawawa ka naman. Sandali at titignan ko, ha? Ay, saan kasi ang tsinelas mo? Bakit wala kang tsinelas? Umayos ka, ha? Sandali. Sandali lang ito. Teka. Ayan. Aray ko po ang dagat! Aray ko po! Dinen masakit. Saan kasi ang tsinelas mo? At bakit nakapaa ka? Wala po akong tsinelas. Kasi po, walang pambili ang nanay ko ng tsinelas eh. Ganun ba? Kawawa ka naman. Heto ha. Gamitin mo muna itong tsinelas ko. At ito muna isunod mo, ha? Pero, papaano po kayo? Wala po kayong tsinelas. Maglalakad kayo nakaapak? Nako, huwag mo na akong isipin. Okay lang ako. Ikaw nga dyan eh. Para di ka na masugatan. Tsaka isa pa, dyan lang ako nakatira sa malapit. Gagawin na lang akong sarili kong tsinelas mamaya. Ha? Marunong kayong gumawa ng tsinelas? Oo naman. Sapatos nga, kaya kong gawin. Yung tsinelas pa kaya? Saka dyan. Dyan lang ako nakatira sa paggawa ng sapatos. Kaya, huwag kang mag-alala sa akin, ha? Wala po kayong bahay? Patay na rin ang mga magulang ko eh. Kinuha lang kami ni Madam Burangot sa probinsya para magtrabaho dito sa paggawaan ng sapatos. Ito po. Sa inyo na po to. Marunong ba kayong magbasa? Oo naman. Natapos din naman ako ng high school eh. Basahin niyo po yan. Kwento po yan ni Cinderella. Kilala niyo ba siya? Oo, alam ko. Pangalan ng isang fairy tale. Alam mo ba na ang buong pangalan ko ay Cinderella? Pero Cindy ang tawag sa akin. Alam mo, kwento sa akin ng inay ko nung bata pa ako, si Cinderella daw ay mahirap doon na prinsesa. Yun nga ang pangarap ko nung bata pa ako. Gusto ko rin maging prinsesa din ako. Kaya lang, malabo na mangyari yun. At saka, di naman totoo yun. Kasi nga, si Cinderella, fairy tale lang yun. Ayun, hanggang sa namatay sila ng tatay ko, wala na. Di ko na narinig ang tungkol kay Cinderella. Yun naman pala eh. Basahin nyo yan, ate. Tapusin nyo yan, ha. At subukin yung gawin yung sapatos ni Cinderella. Ano? Sapatos ni Cinderella? Ano yun? Tingnan nyo po dyan! Teka. Bubuklatin ko ang mga pahina. Subukan ko ngang tingnan at basahin. Teka. Wala namang sapatos dito, ha? Bata? Bata, saan ka na? Nawala siya bigla. Saan na kaya siya? Sayaw sila ng sayaw, pero biglang tumunog ang malaking orasan. Alas dos na pala ng hating gabi at kailangan na umalis na si Cinderella sa lugar na yon. Kaya tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa naiwan niya ang isang pares ng sapatos niya at tinawag siya ng prinsipe. Di ba tsinelas yung slippers? Bakit pupunta siya ng parte na nakatsinelas lang ang suot? Alam mo, sapatos pa rin yun. Yun ang tawag dun. Di po ba, Ate Cindy, pag sapatos yun. At yung sapatos na yun, salamin. Di ba, English ng salamin ay glass. O di, glasses dapat ang tawag dun, ate. Wow, grabe naman ang sapatos na yun gawa sa salamin. Siguro, ang ganda nun, ate, ano? Oo. Di ba yari sa salamin? Ate, patingin niya ng drawing ng sapatos dyan, sa libro.
Oh, sige. Tignan mo. Madali lang yan, ate. Gawin mo. Paano niyang gagawin yan? Ay, naku, mahirap ito eh. Salamin eh. Nakakita ka ba ng sapatos na yari sa salamin? Basta, alam ko na kaya mong gawin yan, ate. Alam ko na magaling ka naman eh, di ba? Kailangan nagawin ko yung sapatos. Pero, ang tanong, kaya ko bang gawin? Bakit di ko subukan na gawin ang sapatos na yun? Sige na nga, uumpisan ko ngayon na gagawin to. Pero, inaantok na ako eh. Pero, gagawin ko. Mamaya, iedib muna ako. Matutulog muna ako dahil pagod ako kanina. Makatulog nga sandali, saka ko gagawin yung sapatos. Sapatos? Huwag ka na pong magsinungaling, ate. Nakita namin eh. Puro pinaglamayan mo yun eh. Naghihirap ka kaya parang puyat ka, di ba? Huwag kang maingay. Huwag kang makita pa tayo eh. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan, ha? Hello? Bilisan ang trabaho! Marami tayong order! Walang istambay dyan! Kailangan bilisan ang kilos! Ayoko na may nagkikwentuhan, nagmamaritisan dyan. Kailangan maabot nyo ang mga kuta ninyo. Ay naku, Cindy! Ano pa naman yan? Hanggang ngayon, yan pa rin ang ginagawa mo? Gusto mo ba? Ihampas ko yan sa'yo? Ikagamin pa ginagawa yan ah! Hanggang ngayon, hindi mo pa tapos? Ano ba, Cindy? Bilisan mo ang kilos! Yan pa rin ang ginagawa mo? Swelas ng sapatos? Ay, naku! Mahahaibla na naman ako sa iyo niyan eh! Ay, pag hindi mo nagawa yan ang trabaho mo, sa tambakan ka pupulutin! Sa basura ka pupulutin! Kaya huwag kang tatamad-tamad, ha? Itatapon ko yan sa'yo! Ihahampas ko yan sa'yo! Opo! Binisan mo! Bagal-bagal mo! Eh, sandali lang naman po. Reklamo ka ng reklamo! Binisan mo! Ako, katatapos ko lang. Tingnan ko nga yung ginawa ko ng sapatos. Eh, ang ganda. Maisunggot ko nga. Maganda pala sa pako, ha? Ha? Ano ito? Bakit nagbago ako ng anyo? Pati damit ko nagbabago? Wow! Ito, ang ganda-ganda. Pero, bakit ganito? Parang ibang lugar ako, nasa ibang lugar. Mahal na prinsesa, ang inyo pong karosa ay nakahanda na sa labas. Ha? Ang ganda-ganda naman. Saan ito? Bakit ganito ang suit ko? Maraming tao. Ano ang lugar na ito?
Mahal na prinsesa, mauna na po ako. Ha? Pero teka, sandali. Bakit ako naririto? Saang lugar ito? Hindi ko alam ito ha. Saan nga ba? Anong lugar kaya ang kinaruroonan ni Cindy? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.